Another game, another L para sa team ng Lakers. Sa tingin ko, expected na rin naman na sila na matalo nga dito sa team ng Clippers. Final score natin is 114-101. Ngayon nga, i-recap natin, i-review kung ano ba ang mga nangyari dito sa laban. Umpisa natin yan sa first quarter. Maganda sana ang umpisa ng Lakers sa first minutes. Kaso biglang nag-init si Paul George. 15 points in total ang kanyang in-score sa first quarter. Parang Clarkson lang nung kalaban ng Lakers. Tambak agad mga idol itong LA Lakers 38-21. Yung offense kasi ng Lakers dito sa first ay walang consistency. Gaganda yung paglalaro. After ilang minuto, papangid na naman. Yung depensa rin nila mga idol ay questionable. Talaga namang nakaka-frustrate para nga sa mga LA Lakers fans. Second quarter, complete opposite naman ang ginawa ng Lakers dito. Uminit ang kanilang offense at hindi lamang yan mga idol ilang minuto. Dahil buong quarter ay mainit nga sila. Sa paungunan syempre ni LeBron James na 16 points in total na agad. Tumulong na din kahit papano si AD dito nga sa second quarter after 4 points lang sa first quarter. Ang ginawa ng Lakers dito sa second ay 31-14 run. Yan ang kanilang ginawang run para nga maibaba nila ang kalamangan ng Clippers to 2 points, 54-52 na lang. Third quarter as usual, ito ang disaster quarter ng Lakers. Hirap na naman ang kanilang opensa, Clippers kabaliktaran naman, 13-4 run, rolling early sila dito sa third quarter. Pero guess what, itong Lakers ay may puso pa palang lumaban. Humabol pa nga sila kahit papano sa paunguna nga ni Westbrook at pati na rin ni Reeves, lalo na ni Troy Brown Jr. na umiscore nga ng 8 points sa third quarter. Kaso nga again, the same problem ng Lakers, hindi nga sila consistent. Biglang pumangit yung depensa nila at kaya nagpakawala ang Clippers ng 16-4 run, 87-75 heading to the last quarter. Pag-umpisa ng fourth quarter, LeBron talagang sinusubukan na buhatin ang team ng Lakers. Halos siya nga lang ang umi-score sa kanila. 8 straight points para nga dito kay LeBron, pero down pa nga rin sila by 10 points. Wala ngang tulong na nakukuha itong si LeBron James sa kanyang mga teammates. At pagdating nga mga idol sa 4th quarter ay na-injured pa itong si LeBron. Lalo nagganda loko-loko itong team ng Lakers at dagdagan pa ang kanilang problema. Meron nga daw na left leg soreness itong si LeBron na kanya nang iniinda this past few games. So, hindi 100% si LeBron sa labang ito tapos ayaw pa siyang tulungan ng ibang mga Lakers player. Kaya yun, bumigay yung katawan ni LeBron at diretso locker room at hindi na nga bumalik. At ang mga nakita ko nga dito sa team ng Lakers sa labang ito ay talagang very inconsistent nga sila. Hindi sila naglalaro ng the same energy ng buong 48 minutes. Minsan 3 minutes napakaganda ng kanilang paglalaro, gagawa ng run. Tapos yung next 5 minutes ay parang walang energy, parang tinatamad ng maglaro. Si AD rin mga idol ay kitang-kita dito na nag-i-struggle niya na maglaro bilang sentro. Nahirapan nga siyang bantayan si Ivica Zubac dahil nga mga idol sa laki ng katawan nun at sa pamimisikal. Kitang kita mga idol na very low energy na nga si AD pagdating sa 4th quarter. At meron pa nga silang sequence na ito nga ni Russell Westbrook na parang tinatamad na. Binato na lang neto ni AD yung bola from the inbound. Nagresulta nga ngayon mga idol sa isang careless turnover. Tapos meron pa nga rin na pangyayari dito mga idol kay LeBron James na nire-reklamo ng mga Lakers fans. No foul call, eto mga idol ang obvious na foul na ito. Dalawang referee na mga idol ang nakatingin dito sa play na ito pero wala ngang tumawag. Yan ang nire-reklamo ni LeBron James yung nakaraan na talaga naman daw na hindi tinatawagan siya ng foul call ng mga ref. At ito nga mga idol ang isang magandang example niyan. Kaya naman mainit ang dugo ng maraming Lakers fans matapos nga nilang mapanood itong play na ito. Pero anyways mga idol, tanong ko nga sa inyo, sa tingin nyo ba itong team ng Lakers ay may chance sa pang ma-turn around ang kanilang season? Or heading na naman sila sa isang disaster of a year? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.